papatuloy dito po sa atin pong pinag-aaralan sa book po ng Judges. At nakita po natin kagabi, di ba, yung katauhan po nitong si Jephtha. Yan. Tandaan po natin yung kanyang pangalan, ha? Jephtha. At ito po ay anak ni Gideon. Nakita po natin na kahit po yung kanyang ama ay ginamit po ng Diyos sa ano, sa to free, ano, para bigyan ng kalayaan ng mga Israelita against doon po sa mga Midianites. At ito namang pong si Jephtha ay ginamit din po ng Lord upang palayain po yung mga Israelita laban naman sa mga Ammonites, ano. At nakikita po natin na ang mag-amang pong ito ay hindi naman ganun ka perfect, 'di ba, yung kanila pong mga buhay, pero sila po ay ginamit, ano, ng Panginoon. At yun po yung atin pong mapapag-aralan, ano, sa gabi po na ito, na kung bakit ang Diyos ay gumagamit, 'di ba, gumamit ng mga tao na katulad po nitong si Gideon at maging si Jephtha, ano, na kung titignan po natin ay medyo may ano, no, medyo may problema, ano, pagdating po sa kanilang buhay, sa kanila pong lifestyle, ano, pero patuloy po silang ginamit, ano, ng Panginoon para po sa kanyang purpose. So ang papag-aralan po natin ay nandito na po, ano, sa chapter 12 ng book ng Judges. So this is a continuation sa kwento po, ano, nitong si Jephtha, ano? Continuation po ng kanyang kwento. At nakita din po natin, ano, yung isa sa mga karumal-dumal, ano, na promise or yung pangako na ginawa po niya sa Panginoon, ano, na nag-coast nito sa ano, sa pag-offer niya, ano, ng kanya pong the only daughter, yung kaisa-isa po niyang anak, ano, na babae. Bakit nagkaganon, ano? Ito po ba ay kinalugdan ng Panginoon? Ito po ba ay command, 'di ba, sa kanya ng Lord? O, hindi lang talaga natin lubos makomprehend, ano, na yung isang ama ay kaya po niyang i-offer, 'di ba, yung kanyang anak para mamatay, 'di ba, as an offering. At tignan natin, ano? Sabi dito sa chapter 12, verse 1, ang mga kalalakian ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Ang mga kalalakihan ng Ephraim. So ito po yung tribe, ano, ni Ephraim. Ay tinipon upang makipagdigma. Alam po natin, 'di ba, na yung mga tribe po na ito ay hindi po sila sumama, ano, sa promised land, ano, yung tribe ni God, itong at yung kalahati, ano, ng tribe din po, ano, ni Manasseh. At kung titignan din po natin, ano, itong tribe po ni Ephraim, eh may kwento po ito, ano, na kung saan nabasa na rin po natin sila dito po sa saan po ba natin sila nabasa? Somewhere din, ano, dito po sa book ng Judges. I think it is in dito sa chapter 8, no? Sabi dito, chapter 8 ng book ng Judges, sabi dito, pagkatapos pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Dito sa chapter 12, it's not Gideon anymore. Pero ito na yung kanyang anak na si Jephtha. Ay makikita ulit natin ang mga tribe po nitong si Ephraim. Sabi dito, ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang
makipagdigma. Sama-sama silang tumawid sa sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at nagpunta sa Safon upang kalabanin si Jephthah. Upang kalabanin itong si Jephthah. Dito makikita natin sabi nila dito po sa chapter 8 kay Gideon, sabi niya, bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midianita? Pagalit nilang tanong, no? Ang nagawa ko ay nag-respond itong si Gideon ay kaiba, no, sa gagawin po nitong si Jephthah, no, para po sa kanila. Sabi dito, ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay hindi pa sa nagawa ng angkan namin, sagot ni Gideon. So, parang diplomatic itong ginawa po nitong si Gideon, ano, sa kanila. Galit sila sa pagpunta po dito po kay Gideon na sinasabi, bakit hindi mo kami tinawag? Samantalang na pag-aralan natin, nabasa natin, di ba, pinadalhan po sila lahat, ano, sa kanilang pinadalhan po sila ng request, pero meron po sa kanila yung hindi tumugon, meron naman yung hindi yung tumugon, di ba, sa kanila. Pero pagdating doon sa ano, pagdating doon po sa success, pagdating doon po sa tagumpay, makikita po natin na gusto nilang makihati, gusto nilang makisama, di ba, sa tagumpay na natanggap po nitong si Gideon. At dito naman kay Jephthah, tuloy natin, sabi nila, itinanong nila sa kanya, bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga Amon? Bakit hindi mo kami tinawag? So it's the same, ano? It's the same, makikita po natin itong tribe po ni Ephraim, itong mga kalalakihan sa tribe po ni Ephraim. Siyempre, kapag may mga issues po na ganito, nagkakaisa po sila kasi nagawa nga po nila, di ba, na tumipon ng mga kalalakihan upang pumunta dito po kay Jephthah at makipagdigma or makipaglaban, no? Grabe lang yung ano, no, yung character po ng tribe po na ito na atin pong tinitignan, no? Pagdating doon sa battle, they don't want to involve themselves para doon po sa battle. Pero pagdating po doon po sa success, gusto po nilang kasama po sila. Gusto nila, pagdating pa dito kay Gideon at maging dito po kay Jephthah sa kapanahunan po na ito, it's the same pattern, di ba, yung kanila pong ginagawa. Same pattern yung kanilang ginagawa. Doon kay Gideon, inuulit po natin, itong si Gideon ay magaling siya in that area, di ba, na ito galit yung mga ito, kumbaga parang hanap siya ng mga salita na kung saan upang mapawi po, di ba, yung kanila pong galit, no? Mapawi yung kanilang galit kasi yung mga binanggit po niya dito na ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. So kumbaga, makikita natin na okay, may problema kayo kasi hindi kayo natawag. Ito, sinasabi nitong si Gideon, hindi, mas magaling kayo. Yun yung punto doon. Mas magaling kayo. Yung akin ay ano lang yun? Maliit lang yun. Huwag nyo nang pansinin. Diba? Sa totoo lang, mas magaling kayo. yung word na, ano, yung word na ibinigay sa kanila ni Gideon ay nag-ano sa kanila, no? Nagbigay po sa kanila ng nagbigay po sa kanila ng parang feeling entitled, no? Yung entitlement yung gusto po ng grupo, no, ni Ephraim. niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay
Sabi ni John, nagawa ang kana. Teka. Ang nagawa ko ay hindi may papantay sa mga sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin. Sagot ni Gideon, niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianitang sina Oreb at si En. Alin sa mga nagawa ko ang may papantay riyan? Nang marinig nila ito, napawi yung kanilang galit, no? Ito yung klase ng mga tribo na ayaw mapantayan. Ito yung klase ng tribo na instead na matuwa sila sa tagumpay ng Diyos laban doon po sa kanila pong mga kaaway, pero they put emphasis, 'di ba, doon po sa kanilang entitlement. And how many people are like that even in the life of the church today? No? It is a sad reality. Na kung saan, imbes na matuwa ka, di ba, doon sa tagumpay ng Diyos na ginagawa niya sa loob ng iglesia, but you are considering those people that wanted to help or whatsoever in the affairs of the church as a threat. Lalabanan mo na ngayon itong mga tao na ito. Diba? Katulad po ng ginagawa nitong tribe po ni Ephraim. Imbes na matuwa sila, malaya na sila against the Midianites. Pero anong ginawa nila? Pumunta sila dito kay Gideon at galit na galit. Pero ito namang si Gideon, alam niya kung paano pahuhupain yung kanila pong mga galit by putting them above. Diba? Yung entitlement. Entitled sila na mas magaling sila kaysa dito po kay Gideon. Pero ang problema, ano yung gagawin ngayon nitong si Jephthah? Magiging katulad din ba yung response niya sa ginawa nitong si Gideon na kanyang ama? So tingnan natin, ano? Ano yung kanyang, andito na naman yung mga tribe ni Ephraim kasi may tagumpay eh. Na pinagtagumpay ng Diyos, alam nila, pinagtagumpay ng Diyos itong si Jephthah against doon po sa mga taga Amon, no? Gagawin din ba ni Jephthah yung katulad ng ginawa ng kanyang ama? Hindi, mas magaling kayo. Sa totoo nga lang, nakuha nyo yung dalawang hari na ito. Eh, mas magaling kayo. Sino ba kami? May papantay sa ginawa ninyo. Anong gagawin nitong si Jephthah? Sabi niya, sumagot si Jephthah, kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Iba yung response nitong si Jephthah, ano? Iba yung pamamaraan niya, hindi katulad ng pamamaraan, 'di ba, ng kanyang ama. Yung pamamaraan niya ay hindi makikita po natin kasi yung pamamaraan ng kanyang ama ay nagdulot po ito ng kapawian sa galit po ng mga kalalakihan ng Ephraim. Pero dito, sabi niya, humingi kami ng tulong sa inyo, hindi ninyo kami pinansin. No? Hindi sa hindi namin kayo sinabihan. Sinabihan namin kayo. Di ba? Pero hindi ninyo kami pinansin. Kaya, sabi niya, itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Hindi ninyo kami pinansin eh. Di ba? Hindi katulad nitong si Gideon, hindi, mas magaling kayo. Mas magaling kayo kaysa sa akin. Mas magaling kayo kaysa sa amin. Itong si Jephthah, iba siya. Hindi ninyo kami pinansin. Kaya, ako, itinaya ko yung buhay ko para, sabi dito, sa pakikipagdigma sa kanila. So just imagine na lang yung feeling ano ng mga taga Ephraim. No? Maybe they are expecting, dito po kay Jephthah, na sasabihin din niya na, hindi, mas magaling kayo. 'Di ba? Mas magaling kayo. Sa totoo lang, mas magaling talaga kayo. Katulad ng aking ama, mas magaling kayo. Mas entitled kayo, no? Mas entitled kayo, no? Pero sabi dito, pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh, no? Makikita po natin dito na sinabi din ito ng kanyang ama, niloob ng Diyos, di ba, na sa inyong mga kamay, so yung credit mga kapatid, ay hindi napunta dito po sa tribe ni Ephraim.
Diba? Yung tagumpay, gusto kasi nila lagi na lang silang kinoconnect doon po sa tagumpay. Pero pagdating doon sa pakikipaglaban, 'di ba? May problema po sila, no? Gusto lang nila doon po sa tagumpay, no? Sabi dito, pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. That's enough thing to know na yung tagumpay ay kay Yahweh nang gagaling, no? Kay Yahweh nang galing yung tagumpay. No? Sabi dito, bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Bakit gusto niyo akong salakayin ngayon, no? Nagtipon-tipon sila ng mga kalalaki, no, pang digmain itong si Jephtha. Verse 4, tinipon ni Jephtha ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim. So may makikita din natin dito na itong si Jephtha, unang-una sa lahat, hindi siya katulad ng kanyang ama, 'di ba? Pero doon sa case na napag-aralan po natin kagabi, naging katulad po siya ng kanyang ama din, 'di ba? Sa pakikipag-deal sa mga Ammonites, no? Doon po sa mga taga-Ammon, kasi nung itinalaga siya as a leader upang makipagdigma po, no, sa mga Ammonites, gusto niya ng diplomacy, no? Nakipag-usap siya muna. 'Di ba? Nakipag-usap siya muna at tinanong kung bakit sila dinidigma. At sinabi naman ng mga tagaan, kasi kinuha niyo yung lupa namin. 'Di ba? Tapos nag-send ulit siya ng message dito po sa king, 'di ba, ng mga Ammonites, pero hindi tinanggap ng mga Ammonites yung sinasabi po nitong si Jephtha, kaya nagresulta po ito sa pakikipaglaban. Pero dito, pagdating doon po sa kanyang sariling mga kasamang mga tribo, kapamilya po niya, 'di ba? Dugo na dumadaloy po sa kanila ay pare-parehas. Parang hindi niya na dinaan sa diplomacy. No? Hindi na siya nakipag-usap, hindi na siya nag-send ng mga messenger na makipag-usap sa mga leader ng Ephraim. Ang ginawa niya nung bumuo ng mga armies or ng mga tao, no, na makipagdigma itong Ephraim, ang ginawa niya, bumuo din siya ng kanyang mandirigma, ano, at sabi dito, nilabanan nila ang mga taga-Ephraim. Bakit ganon, ano? Makikita natin dito, sapagkat sinabi, di ba? Itong word na to, mga kapatid, is really, it is really dangerous, eh. Ilan pong paglaban-laban, or ilang labanan na yung nangyari, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa magkakaibigan, di ba? Hindi lamang sa loob ng iglesia, hindi lamang sa matibay na na samahan ng mga magkakapatid, 'di ba, or whatsoever, any kind of relationship ang sinisira po ng word na ito, no? Ang word na ito, sapagkat sinabi, no? May sinabi. Minsan kapag may sinabi ka, kapag dumating na sa iba, nababaliktad ka na. Just imagine na lang during those times na walang recorder, walang cellphone, 'di ba? Yung how they manipulate yung mga sinasabi sa kapanahunan po na 'yon, eh dapat magkaroon ka ng 2 or 3 witnesses upang mapatunayan kung ano yung totoo, 'no? Sa panahon ngayon, napakadali na lang po, eh, kasi when you record it, 'di ba? Sa pakikipag-usap, 'di ba, pwede mong i-record yung mga usapan, pero minsan hindi natin nagagawa, 'di ba, yung mga bagay na 'yon dahil sa sinabi, 'no? Dahil sa sinabi nitong nung mga taga Ephraim, ito yung nag-lead dito po kay Jephtha upang agad-agad po silang
salakayin, no? Kaya kapag hindi natin binabantayan, 'di ba, yung atin pong mga sinasabi, ay talagang nagli-lead lang talaga ito, no, sa hidwaan or sa hindi pagkakaunawaan. Lalong-lalo na kapag yung intention mo naman ay mabuti, tapos binaliktad at sinira ka, 'di ba, ng mga tao na iyong kinokompronta, no. Marami pong mga situation na ganun. Maraming mga instances na talagang dahil po sa sinabi, no. Bakit hindi ka na nag-church? Kasi ganito eh, kasi ganyan eh. 'Di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi si ganyan eh, si ganito eh. 'Di ba? Yung ini-input ng isang tao doon sa isipan po ng isang tao, 'di ba, ay po pwedeng makalason. Ano, lalong kaya nga pagdating sa mga issues, mga kapatid, pagdating sa mga issues, matutunan nawa ng bawat isa po sa atin to listen to both sides. 'Di ba? Hindi lang yung iisang side lang yung pinapakinggan mo. 'Di ba? Hindi ka kaya nga sa batas, kahit naman sa hukuman, 'di ba? Kailangan pinapakinggan mo yung lahat ng mga sinasabi. Kung kayo po ay nanonood ng mga Senate hearing sa kapanahunan po na ito, hindi lang yung feeling victim yung pinapakinggan, di ba? Lahat, pati yung mga witnesses ay pinapakinggan. Kasi how can you conclude lang talaga to doon po sa tunay na conclusions kapag iisa lang yung pinapakinggan mo. At sinasabi po ng Bible, di ba, na isang kamangmangan ang nakikinig sa isang panig lamang. Isang kamangmangan yun. Kaya nga dalawa yung tainga mo eh. Di ba? Dalawa yung tainga ng isang tao eh. Di ba? Para hindi lang iisa, di ba, yung kanya pong pinapakinggan. Hindi lang yung left side, no? Dapat makinig din siya doon po sa right side upang makapag-conclude po siya sa tunay, 'di ba, at totoo, 'di ba, na conclusion. Ito agad-agad eh. Agad-agad na makita po natin na itong mga armies nitong si Jephthah ay agad na nilabanan itong mga taga Ephraim. Ano ba yung kanilang sinabi? Ang sabi nila, sinabi ng mga taga Ephraim, ito, kayong mga taga Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Di ba? Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manases. Grabe yung kanilang paratang, no? Mga ano lang kayo, no? Mga sampid lang kayo dito. Hindi kayo, parang hindi kayo tumatanaw ng utang na loob. Kayong mga taga-Gilead. Diba? Kayong mga taga-Gilead, nakikitira lamang kayo sa Ephraim at tsaka sa Manases. Mga takas kayo, mga hudlum kayo. Diba? Alam naman natin yung pinanggalingan nitong si Jephthah, eh, mga bandarambong. Diba? Yun po yung pinupunto ng Ephraim. Hindi ka naman tatakas sa isang lugar. Diba? Kung maayos yung iyong ginagawa, no, maring wanted po sila sa Manasas, maring wanted po sila sa Ephraim. Kaya ito po yung, bakit kailangan sabihin yung mga ganitong mga bagay? May mga ganon, no, marami pong mga issues, maging sa loob po ng iglesia, na hindi naman masyadong importante. Diba? Pero pinagtutuunan ng pansin. Itong si Jephthah naman, diba? Anong sabi nyo? Mga takas kami? Anong sabi nyo? 'Di ba, nakikitira lang kami sa Ephraim. Parang hindi ka dapat maging entitled, 'di ba? Jephthah. No, dapat walang entitlement sa iyo kasi you are nothing. Wala ka. 'Di ba? Kasi mga takas lang kayo eh. Mga nakikitira lang kayo. Huwag namang kayong ganon, no? Huwag niyo namang masyadong itaas, 'di ba, yung inyong sarili. So we can see from here, mga kapatid, kung anong klaseng tribe itong si Ephraim. Di ba? Imbes na matuwa doon po sa tagumpay ng Diyos laban sa mga taga-Amon,
laban doon po sa mga taga yung mga Midianites. Hindi eh. 'Di ba? Gusto nila eh, nung narinig nila itong sinasabi ni Jephthah sa kanila na hindi ninyo ako pinansin eh. Kaya ako na lang yung nakikipaglaban. Sumunod naman nilang atake, Jephthah, you are nothing. Anak ka ng isang prostitute, wala kang sariling pangalan, wala kang sariling pag-aari, no? Mga takas lang kayo, nakikitira lang kayo sa amin. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at nakikitira kayo sa Manasses. No? Wala kayong sariling mga pag-aari. This leads doon po sa anger nitong si Jephthah, no? Yung mga salita na ganun, no? Yung mga salita na yung mga salita talagang makikita po natin supposed to be sasabihin nila salamat sa Panginoon, 'di ba, kasi at least wala na tayong magiging problema sa mga taga Amon, kasi ang problema ninyo ay magiging problema din namin kapag kayo ay kapag kayo ay nalipin ng mga taga Amon, hindi rin po pwedeng hindi kami maapektuhan. Pero iba kasi iba yung kanila pong mga sinasabi, no? Makikita po natin dito yung division. Hindi na sila iisa, hindi na iisa yung kanilang goal. Yung Ephraim doon sa tagumpay, gusto niyang patunayan din sa kanyang sarili na alam mo yun, na dapat mas magaling sila. Dapat mas magaling sila sa kahit na sino man sa mga tribe. Kasi nagawa nila yan kay Gideon. Nagawa nila yan kay Gideon. It's the same pattern yung kanilang ina-apply ngayon sa katauhan po nitong si Jephthah. Ano pa yung gagawin nitong si Jephthah? No? Mananatili na ba yung ganito, no, na nakipaglaban siya, ano yung nangyari doon po sa labanan. Tingnan natin. Ang mga taga Ephraim ay tinalo ng mga taga Gilead. Mas magaling itong mga taga Gilead. Mas magaling itong mga mandirigma nitong si Jephthah. Mas natalo po sila, no? Kasi ang kayabangan ng mga taga Ephraim minsan, no? Nakahanap po sila ng kanilang katapat. yung kayabangan talaga, mga kapatid, no? Yung pagiging prideful, no? Nakakasira lang talaga 'yan sa kahit na anumang klase po ng relasyon, no? Sa kahit na anumang klase ng relasyon, yung feeling, ulitin ko, yung feeling entitled, 'di ba? Yung feeling magaling, no? Yung feeling na kapag wala siya, wala ka, 'di ba? Hindi na mabubuhay yung iba, no? Hindi feeling entitled, no? Kadalasan sa mga ganyan, kahit po ang Bible sinasabi niya, nire-resist ng Lord yung mga proud. Ibinababa niya yung mga mapagmataas. No, hindi siya sumasang-ayon sa mga mapagmataas, doon po sa mga mapagmalaki. Kasi ang kabaliktaran po ng pagiging mapagmataas is being humble. Yun po yung isa sa mga requirement ng God, 'di ba, sa pagsunod po sa kanya, yung being humble, 'di ba? Being humble. Itong mga taga Ephraim, kita po natin that they have a problem in that area, no? They have a problem. Napauwi yung kanilang galit nung itinaas sila ni Gideon, 'di ba? Lamang hindi ni ito ginawa ni Jephthah, 'di ba, sa kanila. Instead na bigyan po sila ng commendation ng ginawa nitong si Jephthah, ay nilabanan po sila dahil po doon po sa mga salitang binitawan nila. Laban dito po kina Jephthah, no? Laban dito po sa mga taga Gilead. Ano pa yung mga sumisira, no, sa kahit na anong klase ng relationship, hindi lamang yung pride, 'di ba? Pero makikita po natin na
malaki ding factor yung jealousy. No? Malaking factor yung jealousy sa pagsira ng kahit na anumang klase ng relasyon, no? Imbes na matuwa sila sa nangyari, dito po sa, imbes na kahit bigyan mo lang, kayo po mga kapatid, kapag may nagtatagumpay, natutuwa po ba tayo? Kasi kung hindi tayo natutuwa, we have that ano jealousy in heart. No, na kapag nakikita mong okay yung buhay, di ba, ng isang tao, di ba? How do you handle it? No, itong mga taga Ephraim, jealous sila, no? Bakit hindi sila sinama? 'Di ba? Bakit ano? Eh, 'di ba na tinawag ko kayo, sa humingi ako ng tulong sa inyo, pero hindi ninyo ako pinansin, sabi nitong si Jephtha. Ngayon, at ano na? Ngayon at pinagtagumpay ako ni Yahweh. Nandito kayo ngayon, no? Jealousy kills. No, yung talagang makikita natin ilan pong mga kababaihan, ilang mga kalalakihan ang nawalan ng buhay dahil po sa selos or dahil sa sinasabing jealousy. Dapat ako yun eh. Dapat ikaw yun eh. Diba? Dapat hindi ganon. No? Okay, ang Lord naman ay makikita po natin, sabi niya, is a jealous God. Pero for good, no? For the good ng mga, kasi wala namang ibang tunay na nagmamahal maliban sa Diyos. Ang tao kasi nagfi-fail. Ano pa, yung mga ibang mga sumisira sa relasyon, hindi lamang yung pride, hindi lamang sa jealousy, yung insecurities, mga kapatid, insecure masyado itong mga taga Ephraim. Insecure sila masyado, dapat sila yung magaling. Di ba? Alam nila na itong mga ano, kasi nagawa nila kay Gideon eh, yung pattern na ganun eh. Maaring dito po kay Jephtha, eh, pwede rin nila itong sinda-sindakin na katulad ng ginawa po nila dito po kay Gideon. Pero dun po sila nagkamali dahil nakatapat po sila, di ba, ng ano, kanilang katapat, no, na hindi nasisindak sa kanila pong mga ginagawa. No? Hindi nasindak itong si Jephtha. No, instead na masindak po siya, eh, nilabanan po niya itong mga taga Ephraim. Ano pa yung sumisira sa relasyon? Self-centeredness. Ikaw lang yung magaling. Di ba? Ikaw lang yung magaling. Wala nang iba. Ikaw lahat yung gumagawa. Di ba? Kasi kapag gagawin yun ng iba, hindi yun approve. No? Hindi yun approve sa'yo. Dapat ikaw lang yung lahat ng gumawa. No, kaya nga iglesia eh pagdating sa church, division of labor 'yan. 'Di ba? Hindi lang ikaw lagi yung nahihirapan kasi ikaw lagi yung gumagawa. Ano? May mga ay nako, napakaraming issues. 'Di ba? Kapag hindi lang talaga ang tao nakokontento, 'di ba, sa kung ano yung dapat na kanya pong gagawin. Self-centeredness. Ikaw na lang lagi. Ako. Hindi yan mangyayari kung hindi ako. Di ba? Walang mangyayari kung hindi ako. No? Lahat na lang idadaan sa iyo. Di ba? Lahat na lang idadaan sa iyo. Self-centeredness. No? It will kill and it will destroy any kind of relationship. Kasi kung itong mga taga-Ephraim, di ba? Matuwa na lang sana sila, pero hindi eh. Dapat tayo, kasama tayo doon. Diba? Dapat tayo, itong tribe natin, dapat ganito, dapat ganyan. Pero it's a sad story na hindi po sila pinakinggan nitong si Jephtha. Anong ginawa nitong si Jephtha? Tignan natin. Tinalo niya yung mga taga-Gilead. Tinalo ni Jephtha ang mga taga-Ephraim. Tinalo ng mga taga-Gilead ang Ephraim. No? Sabi dito, mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Verse 5, ano pang ginawa? Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Grabing galit nitong si Jephtha, no? Against dito po sa mga taga-Ephraim. Na nung alam ng mga taga-Ephraim na talo na po sila, no? Natalo na sila. Eh, ang problema, binantayan po nitong
mga taga Gilead, no, binantayan nila yung mga yung lugar, yung ang mga lugar ng ilog Jordan na maari po nilang tawirin. Maari nila uuwi na lang tayo, 'di ba, doon sa Ephraim. Uwi na lang tayo doon sa ating lugar, no? Talo tayo eh. May problema, no? Sapagkat hindi sila makakauwi sa kanilang mga lugar sapagkat binantayan po ng mga taga Gilead, sila na yung nag-aaway, yung mga dapat po nilang lakaran, no? Sabi dito, ang sino mang nais tumawid, no? May password sila. Ang sino mang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga Ephraim. Di ba? Ah, alam mo yon, yung pinaghandaan po ito ng mga taga Gilead eh. Pinaghandaan po ito ng nila Jephtha na talo na itong mga taga, ang lakas-lakas ng loob, di ba, na pumunta dito po kay ano, kay Jephtha. Pumunta doon sa nasasakupan ano nitong si Jephtha upang makipaglaban. Eh, ngayon talo po sila, magsisiuwian sila. Eh, hindi natapos doon eh yung galit po nitong mga taga Gilead, no? Yung galit nitong si Jephtha. Lahat ng dadaan sa mga dapat nilang lakaran ay pinabantayan ano nitong si Jephtha, na tinatanong kung sila ay taga Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, no, ipinapasabi nila ang salitang Shibboleth, no. Taga Ephraim ka? Hindi. Sige nga, kung hindi ka taga Ephraim, di ba? Sabihin mo ngayong Shibboleth. Shibboleth. Sa atin madali lang, no? Shibboleth. Pero sa mga taga Ephraim, may problema po sila in pronouncing this, no? Kasi sabi dito, kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinabing Shibboleth, hindi sila pronounce ng she. She, you know? May mga ganun, no? May mga ganun. Alam natin kahit sa kapanahunan po na ito, 'di ba, na kahit nga lang sa Pilipinas, no? Pag sinabi mong seven, masasabi nila sibin. 'Di ba? Seven, sibin. Hindi talaga nila kayang i-pronounce. May mga ganun, no? May mga distinction, may mga tribes, 'di ba, na ganun po yung kanilang ano, ganun yung kanilang yung mga dictions nila, no? Hindi nila ma-pronounce ng maayos. Kahit minsan tayo, 'di ba, pina-practice natin yung baruk baruk, 'di ba? Pero ibang-iba ano yung pronunciation ano ng mga yung mga native speakers ano sa may kanya-kanya po silang mga dictions, no? May kanya-kanya silang salita. Itong mga taga, alam ng mga taga Gilead na itong mga taga Ephraim, hindi sila nakaka-pronounce ng she, no? So hindi sila nakaka-pronounce ng she, you know? Sabi dito, pag may dumaan, no, na maaring mag-disguise, taga Ephraim ka? Hindi. Sige nga, kung hindi ka taga Ephraim, sabihin mo ngayong Shibboleth. Diba? At sabi dito, kapag hindi nila na-pronounce ng tama yung salitang Shibboleth, at sasabihin nila Shibboleth, yun, sabi niya, papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan. Papatayin nila, no, ito sa ilog, sa tawiran ng ilog Jordan. Grabing ano yun, ah, grabing galit yun, ah. Diba? Hindi ito katulad ng mga Amonita na gusto mong kumuha ng diplomasya. No, nakapag nag-agreehan sila ay hindi magkakaroon ng labanan. Itong si Jephtha, grabe po yung galit niya sa mga taga Ephraim. Dahil po doon po, saan? Sa ano yung nag-trigger doon sa galit? Dahil doon po sa kanilang sinabi. Minsan kapag tinitrigger tayo, di ba, nakakapagsalita na tayo ng mga, ano, ng mga dapat po nilang malaman pagdating po sa mga confrontations, sila na yung victim. Di ba? May mga ganun, may mga pa-victim effect.
Pero itong si Jephthah, hindi siya tumigil doon. 'Di ba? Hindi siya tumigil sa pakikipaglaban. Natalo na nga niya, dapat okay na, pero pinabantayan pa niya. 'Di ba yung mga pwede po nil, ng pwedeng daanan ng mga Efra, yung mga taga Ephraim. 'Di ba? At naglagay sila ng password to identify those people. 'Di ba? Doon po sa mga nagkukubli na mga Efra, yung mga Ephraimites na po pwedeng umuwi, 'di ba, sa kanila pong mga tahanan or doon sa kanilang teritoryo, no? At hindi ito joke. Hindi ito joke para kina Jephthah. Bakit hindi ito joke? Kasi makikita natin 42,000. 42,000. At nang panahong iyon, umabot sa 42,000 taga Ephraim ang kanilang napatay. Murder talaga yung ginawa, no, ng mga taga Gilead against dito po sa mga taga Ephraim. Nangyari ba yung lahat ng mga bagay na ito kung hindi sa kayabangan ng mga taga Ephraim? 'Di ba? Makikita natin, no, na gusto nilang sumikat, hindi naman nila pala kaya. No, gusto nilang makipaglaban dito po kina Jephthah, eh hindi naman nila kaya, no? Sila pa talaga yung tumipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid sa ilog Jordan at nagpunta sa Sapon upang kalabanin si Jephthah. Grabe yung kanilang grabe din yung kanilang tapang, no? Grabe din yung kanilang tapang na kaya po nilang gawin, no? Bigla-bigla na lang silang makipagdigma dito po kay Jephthah without even talking to this person, no? Without even hearing yung side nitong si Jephthah. Yun pala, nagbigay naman siya ng mensahe sa kanila. Nagpatulong naman siya sa kanila, pero hindi siya pinansin. May mga ganun, no, ng mga issues sa buhay po natin. 'Di ba na? Alam mo, galit na galit ka na, hindi mo na maalam kung saan nagagalit ka doon sa yung narinig. Itinanong mo ba? Tinanong mo ba kung bakit nangyari 'yon? 'Di ba? Minsan nakikita lang kasi natin yung response ng tao, pero hindi natin nakikita kung ano yung nag-trigger sa tao. Bakit niya ginawa 'yon? 'Di ba? Bakit niya sinabi 'yon? Maraming mga klase ng relationships, inuulit ko, ang nasisira dahil lang sa sinabi na yung pinaniwalaan, iyong pinakinggan. At isa ito sa mga patunay, mga kapatid, ng mga issues na ganito na hindi naman lahat ng laban, 'di ba, nilalabanan. Hindi lahat ng aso na kumakahol, 'di ba, sa mga streets ay yung papansinin, no? Hindi naman lahat ng aso ay kumakagat, 'di ba? Pero kapag lagi mo silang pinapansin, you will be distracted, no? At hindi ka maagang makakarating, 'di ba, sa yung paruroonan. Pero yung justice lang talaga. Ano yung nag-trigger? Dapat alamin mo, ba't nagagalit siya? Ano yung nag-trigger sa kanya? 'Di ba? Upang siya po ay makagawa ng ganito. Ano yung nag-trigger kay Jephthah upang gawin niya yung mga bagay na ito? Dahil doon sa sinabi ng mga taga Ephraim, walang-wala kayong mga taga Gilead. Nakikipanirahan lang kayo sa amin. Sino kayo na mayabang? Hindi katulad nitong si Gideon na sinabi niya, hindi, mas magaling kayo. 'Di ba? Lamang iba kasi yung response nitong si Jephthah, no? Si Jephthah pagdating po dito sa mga taga Ephraim. So 42,000 ang nawala sa kanila pong buhay sa kapanahunan po na iyon, no? So grabe lang yung it is really a sad story to know na may mga ganitong mga issues na nangyari sa nakaraan nang dahil lang sa sinabi. Kaya huwag tayong laging nakikinig sa kung ano-ano yung mga ipinaparating sa atin, no? Balansehin. Pakinggan yung bawat panig, no? Kapag ganun naman kasi yung gagawin mo, 'di ba, sasabihin naman nila, kasi hindi ka naniniwala. Kapag pinakinggan naman yung pagkinggan, na siya na yung sinungaling.
'Di ba? Ito siya na yung sinungaling, ako na yung sinungaling. Paano mo nga ma-identify yung katotohanan? 'Di ba? Paano ka makakap kaya nga yung judge, 'di ba? Uulitin ko, pinapakinggan niya yung bawat panig. Itong mga taga Ephraimite, wala man lang silang pasabi. Magkikipagdigman na kaagad sila dahil hindi lang sila sinabihan. Hindi man lang nila inalam yung ano, yung naging proseso po nitong si Gideon sa paghingi sa kanila ng tulong. Sino yung dapat managot kung hindi nila nalaman? 'Di ba? Eh pinasabihan naman sila, humingi naman ng tulong itong si Jephthah, ano, sa kanila, ano, pero hindi sila nag-response. At yun, mga kapatid, no? Marami po tayong mga lessons na po pwede pong makita, ano, sa bagay po na ito, no? Do not crave for the spotlight. Learn to be humble. At ang Lord yung magtataas, 'di ba, sa atin. Siya yung magtataas sa atin. Kaya nga kahit si Jesus, sinasabi niya, kapag iniimbitahan kayo, huwag kayo doon sa ano, huwag doon sa seat ng prominence. Umupo kayo doon sa pinaka ano, doon sa hindi masyadong napapansin, no? Doon po kayo doon sa likuran at tatawagin kayo kung talagang kayo ay para doon. Ano, kaysa yung umupo ka doon sa front seat tapos hindi naman pala ikaw yung nakaupo doon, papaalisin ka, mas nakakahiya po 'yon, no? Do not crave for the spotlight. Nakatulad po nitong si katulad ng mga taga Ephraim. Gusto nila ng spotlight, no? Dapat ang laging nakikita na mas mataas sa bawat buhay, ano, ng mga mananampalataya. Walang iba kung hindi ang Diyos. 'Di ba? Walang iba kung hindi ang Diyos. Kasi kapag hindi ang Diyos, do not take the glory na nakabilong lang ano sa Panginoon. Kasi masisira ang kahit na sino man, nakukunan niya yung glory na para sa Panginoon. Dapat si Lord lang yung laging naitataas. Look what happened to the Ephraim, yung mga taga Ephraim. They wanted the spotlight, no? Instead na spotlight ang dumating sa kanila, ay 42,000 yung nagbuwis ng buhay, ano? Nang dahil doon po sa kanilang cravings sa spotlight. Instead na matuwa sila, ano, sa maraming ganyan sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, no? Hindi lamang sa larangan po ng politics, but it is a sad reality that even inside churches may mga ganito pong mga nangyayari. Ano, people are craving for the spotlight. They wanted to be known na sila yung magaling. They wanted to be yung itinataas nila, 'di ba, yung kanilang sarili, instead na ang Lord, 'di ba, yung nakikita, no? At kapag kinonfront mo sila, feeling victims, no? Hindi masamang mag-confront. Lalong-lalo na doon po sa mga arrogant, doon sa mga prideful na tao, 'di ba? Doon sa mga insecure na mga tao, no? Wala yung sinasabing do not touch God's anointed, no? Pagdating sa kasamaan, you need to speak. We really need to speak, no? Sapagkat kung hindi pinadala ng Diyos itong si Nathan to rebuke David sa kapanahunan na yon, si David, ano siya, anointed siya as king. Pero pinadala po ang isang prophet ng Lord to rebuke David doon po sa kanyang kapahangasan, doon sa kanyang mga ginagawa, no? People will not, ano, we will be judged, no, by the Lord kapag hindi tayo nagsalita, no, pagdating doon sa ano, sa truth na maaring ikaligtas pa, 'di ba, ng isang tao, lalong-lalo na kung kapatid natin ito sa pananampalataya. No? Kapag may mga nagmamalabis na at nagmamataas, i-check natin, 'di ba? Paano natin malalaman, no? I-check natin sa scripture, ano ba 'yung sinasabi ng Lord pagdating sa mga bagay na nakikita po natin na pagmamalabis,
'di ba, ng isang tao or ng isang kapatid, no? May ano tayo, may liabilities tayo, ano, liable tayo. Sapagkat inutusan tayo ng Lord na magtinginan sa bawat isa. 'Di ba? Hindi yung wag niyo kaming pakialaman, wag mo akong pakialaman. Hindi, we are family. At ang isang pamilya, nagmamalasakit, 'di ba, sa isa't isa. Nagmamalasakit, nagmamahalan, 'di ba, sa bawat isa. Kung makikita mo yung isang pamilya mo, 'di ba, na papunta sa kamatayan, eh wag daw pakialaman, eh, hayaan mo na. 'Di ba, kung nakikita mo yung isang pamilya mo na lumalabis na sa kanyang kapahangasan, 'di ba, eh, hayaan mo na. Hayaan mo na para hindi magkagulo. Hindi, you need to speak. We really need to speak, no? Sabi dito, si Jephthah ay 6 na taong naging hukom. 6 years lang, kapatid. Diba? Na 6 na taon na naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. That's the end of the story nitong si Jephthah. Hindi nagtagal yung kanyang ano, no? Yung kanyang ruling. May mga judge na nagtatagal 40 years, mga ganun ba? Pero itong si Jephthah, 6 years for whatever reason, doon na nagtapos. Di ba yung kanyang kwento ng kanyang pamumuno ano, sa Israel. 6 years, 6 na taon. Pero sa 6 na taon, marami na rin po siyang maaring nagawa. Pero yung mga highlights po ng kanya pong mga ginawa, makikita po natin na ito na ibigay sa atin ng scripture. Nang mamatay si Jephthah, si Ibsan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 6 na po ang kanyang anak. Pinagbabawal ito ng Lord. Diba? Pero how people talaga ay nakikita natin na nagdi-disobey ano sa Panginoon. Kung titignan natin, mga kapatid, bakit pinagtagumpay nitong si Lord ang katulad po nitong si Gideon at katulad po nitong si Jephthah. No, kung titignan natin, hindi lang naman sila eh na mga disobedient na ginamit ng Lord, 'di ba, upang para sa kanyang purpose. Even Moses himself, 'di ba, yung sinabi ng Lord na ano, na kausapin mo lang yung bato, Moses. Anong ginawa nitong si Moses? Sinistruck niya, 'di ba? Ilang beses. Pero instead na parusahan po siya ng Lord, anong ginawa ng God? Nag-overflow pa rin yung tubig at nakainom, 'di ba, yung mga tao maging yung kanila pong mga animals. Itong si Gideon, sabi ko kanina, hindi rin siya perfect, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Itong si Jephthah, lalong-lalo na, hindi rin perfect, pero ginamit pa rin siya ng Lord against doon po sa mga Ammonites. Si Gideon against the Midianites, no? Ammonites and against the Midianites, itong si Gideon, no? At maaaring sabihin din natin na okay lang naman pala na ano ako, disobedient ako sa Panginoon. Gagamitin naman pala ako ng Lord. Maraming ganyan. Maraming mga worship leader, they indulge, nakikipag-indulge sa immorality, and yet they are singing in front of the congregation, di ba? Nagagamit po yung buhay nila. May mga pastors na, bakit Lord, bakit ganun? Bakit ganun yung ano mo, ginagawa mo? O di ba? Kung kukuwestiyonin natin, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ganun? Pero ang reality, mga kapatid, tandaan natin ito, that God can use people, di ba, to bless, God can use anyone to bless the people, no? To bless the people. Itong mga ginamit ng Lord, na katulad po nitong si Gideon, at katulad nitong si Jephthah and even Moses, who benefited? The people. No? The people. The congregation. But not to the one who is being used. No? Yung blessing ay
ginagamit ng Lord yung tao, yung buhay ng tao, to bless many. No? Pero not necessarily na yung blessing ay pupunta doon sa ginagamit. No? Doon sa ginagamit. Kasi, bakit? Sino ba yung hindi nakapasok sa promised land? The disobedient Moses. Hindi siya nakapasok ng promised land. Yung blessing ba ay napunta dito po kay Gideon? Napunta sa tao. Di ba? Na-freed yung tao against the Midianites. Itong si Jephthah, blines ba itong buhay ni Jephthah? 6 years lang siya eh. Sa kanyang ruling, sino ang na-bless? Yung tao. Napalaya yung tao. Di ba? Napalaya ang Israel against the Ammonites. So, kung titignan natin, any kind of disobedience, no lang talaga yan sa Panginoon. So, if we wanted to be, to have the real blessings from the Lord, no, edi mas mabuti na yung sumunod ng maayos. Sumunod ng maayos sa Panginoon. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, in our disobedience, kapag yun ang konsepto mo, eh, pwede naman. Kahit ano, pwede akong kumanta, pero yung, oh, he can use you to bless others, but not necessarily to yourself. So, we must be clear about it, mga kapatid. Oh, may mga ganun na, kita mo naman yung buhay nila, ay, ganyan. Di ba na, nag-i-indulge sila sa immorality, kaitago man nila yan, oh hindi. Di ba? Yung blessing, di ba? Papagamit yung mga tao na ito, niloloko nila ang Panginoon, yung blessing, patuloy pa rin na pinupour out ng God sa mga tao, pero hindi sa kanila. Di ba? Sinong niloloko nila? Di ba? Sinong nawawalan? Hindi yung tao, di ba? Hindi ang Lord, kundi mismong sila. Kaya kung magpapagamit din lang tayo sa Panginoon, di ba? Mas maganda na yung pure na vessel, di ba? Yung pwedeng gamitin ng Lord. Hindi yung, kasi nilinis ka na nga eh, nirurumihan mo pa rin yung sarili mo, tapos gusto mo pa rin magpagamit sa Panginoon, eh, may issue doon. Na si Moses, hindi siya nakapasok doon dahil sa kanyang disobedience sa Panginoon. Hindi siya nakapasok sa promised land dahil sa kanyang disobedience sa Lord. So, mas maganda, if he wanted to be used by the Lord, diba? Do not crave for the spotlight. It is for God Himself. Diba? Yung spotlight po na yon. At the same time, be humble. Diba? Don't be arrogant. Wag ipasok sa puso na yung entitlement. Wag maging prideful. Diba? Wag pairalin yung matinding jealousy sa success. Diba? Yung insecure ka masyado sa paligid mo. Si Herod, ilan yung mga pinagpapatay niya dahil sa kanyang insecurities, no, at yung self-centeredness. Nakamamatay po yan. Diba? Kasi dapat ang nasa sentro lang sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi ang Diyos, hindi yung ating sarili. Ang Diyos yung laging maitaas, diba? Sa lahat po ng ating ginagawa. So yun po mga kapatid ang ating lesson at ita-type ko na lang po yung ating question. Erev Tob po.